Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. At habang nag-a-announce kanina si Pastor Boy para po doon sa atin pong encouragement para sa pledge at saka sa mga support po para doon sa construction ng atin pong bagong chapel sa Sariaya, ay nakita nyo naman po yung kumbaga yun yung progress ng atin pong ipinapagawa ngayon. Lord willing po, by next week ay mailagay na po yung bubong para po habang gumagawa po sa loob ay hindi na mainit. So, tong week po na ito ay yung steel trusses na po, na ikabit na yung steel trusses at halos mga finishing touches na lang po doon. Tapos, lalagyan na po ng bubong siya itong darating na linggo. Kaya talagang by God's grace, by December siguro po ay doon na po idadaos yung sama-samang pananambahan. So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanya pong patuloy na pagpapala sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, alam ko na sa panahon natin talaga, lalo na ngayon, panahon ng pandemic, hindi madaling magpagawa. Alam ko na marami din po kayo mga pangangailangan, may mga pinapag-aral, may sarili pang mga pangangailangan sa bahay. Pero salamat po sa inyong patuloy na support. Dahil katulad ng pangako ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi niya, magagawa niya na pasaganain tayo higit pa doon sa ating makakaya para mayroon tayong magamit. Para saan? Para sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay He is a God of increase, a God of multiplication. Yan, makikita natin doon pa lang sa Genesis, yung mga nilikha ng Diyos, yung mga halaman, yung mga hayop, lahat po ay may potential para dumami. Kumbaga, sinimulan ng Panginoon sa kanyang creation na doon ay mayroong potential to grow, to multiply, to increase. Yan, nakita natin, isang beses lang nilikha ng Diyos ang lahat ng ito, then later on, nag-multiply na sila. Tama po ba? Now, kasama po tayo, nilikha ng Diyos sa bawat isa sa atin, and we are more than plants and animals. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ng kakayahan, para saan? Sapagkat yung karunungan at kakayahan na yon, binigyan tayo ng Diyos para yung potential na binigay ng Panginoon sa atin to increase and to multiply para tayo ay patuloy na maranasan natin yung blessing ng Panginoon. Tayo mismo bilang mga anak ng Diyos, makita natin that really our God is a God of increase. Kaya wala pong buhay ng isang mananampalataya na pababa o palubog. Lahat ng mga anak ng Diyos na sumunod sa Kanya, definitely binabago ng Diyos ang buhay. Una sa spiritual, tapos sa pamumuhay, at hindi rin papayag ang Panginoon na hindi niya baguhin ang iyong buhay financially. Amen po ba? Kasi kasama yan sa pagpapala ng Diyos. Why? Because our God is a God of increase. At hindi papayag ang Panginoon na tayo na Kanyang mga anak ang hindi makaranas ng increase na yon. Amen po ba? Para saan? Para may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Kaya habang may panawagan ng pangailangan, get involved para makita mo ang Diyos naman patuloy na nagbubukas ng pagpapala para meron kang magamit sa pagkakawang gawa. Yan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Nandito po ba kayo upang sambahin ang tunay na Diyos? Nandito po ba tayo lahat para sa Panginoon? Amen. Totoo po yun. Kaya po tayo naririto, wala pong ibang dahilan kundi sambahin ang ating Panginoon. Meron pong isang gawain sa Russia. Alam naman natin, ang Russia po ay hindi po sila ganon katulad sa atin na malaya po ang pagsamba. Pero meron pong dalawang Russian soldiers na pumunta po sa isang congregation. At doon sa congregation na yun, nagpupuri po sila sa Panginoon. Nandun sila para sambahin ng Panginoon. Pero itong dalawang soldier na ito, Russian soldier, ay ginulo po yung kanilang pagtitipon at ang sabi niya, tinretpon niya nila yung mga tao na naroroon. Kung sino dito ang tunay na sumasamba, tunay na sumasampalataya sa inyong Diyos. Wala po munang nagtaas kasi nakatutok yung baril. Uulitin ko, sabi po ng dalawang soldier, uulitin namin. Sino man dito ang tunay na sumasamba sa Diyos, taas ang kamay. Wala pa rin. So, ang ginawa po ng dalawang soldier, sabi nila, o sige,
Sino dito sa inyo ang binigyan nila ng pagkakataon eh? Sabi nila, sino man dito ang sumasamba sa tunay na Diyos, may iwan at aming papatayin. Kaya kung kayo'y naririto at gusto ninyo na ang inyong buhay ay maligtas, lumabas na kayo ngayon. Sapagkat yung tunay na sumasamba sa Diyos, papatayin namin. Bibilang kaming sampu. Ang sino mang lumabas, maliligtas. Ang sino mang may iwan, papatayin. So nagsimula na silang magbilang, 10, 9, biglang 5 ay lumabas doon sa bulwagan, 7, 6, another fraction, lumabas na naman doon sa bulwagan. At pagdating po doon sa huling bilang, marami pa rin ang naglabasan at iilan na lang po yung natira. Mahigit kalahati ang nabawas doon sa bulwagan na yon. At yung mga naiwan, ang ibig sabihin, handa silang mamatay. Pero alam niyo ang ginawa po ng dalawang soldier? Sabi nila, okay, binaba nila yung kanilang baril, huwag kayong matakot, hindi namin kayo papatayin. Kami rin ay mananampalataya. At ang gusto naming kasama na sumasamba sa Diyos ay yung tunay na sumasamba. At dahil hindi kayo natakot mamatay, alam ko na kayo ay sumasamba sa Diyos na buhay. Kaya sama-sama nating sambahin ang ating Panginoon. Wow, imagine niyo po, may mga naiwan na nagpapatunay, hindi sila natakot para sila ay patayin para sa kanilang Diyos. Pero yung ibang naroroon na lumabas, natakot, bagamat ang purpose nila ay sumamba sa ating Panginoon, pero hindi pa ganun katatag ang kanilang pananampalataya, lumabas po sila. Well, ano po ang makikita natin doon? Makikita natin ano, na itong mga tunay na soldier na ito na talagang mananampalataya pala, gusto nila na talagang ang kasama nila na doon sa kapulungan ay talagang tunay na sumasamba sa Panginoon. Amen po ba? At ganun din po ang Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 2, ang hinahanap ng Panginoon sa atin, hindi po yung mga sinners. May hinahanap po ang Diyos sa kapulungan ng mga tao. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung sinasamba siya. At yun po yung sabi dito sa Isaiah chapter 53 verse 2. Ang sabi po, nais kong basahin, magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. So hindi lang basta nananambahan. Ang sabi, mula sa langit, ang Diyos ay nagmamasid at hinahanap niya sa mga tao kung meron bang marunong at tapat na nananambahan sa Panginoon. At dun sa illustration ko, hindi po natagpuan na ang lahat ay tapat. Yung naiwan lamang ang tapat. Amen po ba? Pero yun ang hinahanap ng Panginoon, yung tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At alam ko na kayo po ay naririto para sambahin ang ating Panginoon. At kayo po yung hinahanap ng Panginoon, kayo yung nasumpungan ng Panginoon sa araw na ito, na mga taong tapat, mga tao na marunong, na nananambahan para sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Pero, sabi nga po, kung yung mga soldier na yon ay tumayo at sabi nila, yung maiiwan ay papatayin, mga kapatid sa Panginoon, hindi ko po kayo papatayin. Pero handa po ba kayo na medyo magtagal sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon sa oras po na ito? Ayan, salamat po. Buti naman, kahit medyo magtagal lang ng konti, ay kaya. Eh yun nga, papatayin na eh. Nagtsaga. Eh ngayon pa kaya, nasalita lang ng Panginoon na medyo lalagpas lang ng konti. Kasi meron tayong communion at medyo, tingin ko, ay medyo hahaba ang ating pag-uusapan. Kaya nakahanda po ba kayo na medyo magpahaba-haba ng konti para sa salita ng Panginoon bilang ating pagsamba sa Kanya ngayong araw na ito? Amen! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, palapakan po natin ang ating Diyos. Nagagalak po ang Panginoon na ang bawat isa ay handa po na unahin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Well, praise God. At ngayon po,
Dahil sinabi niyo po na handa po kayo na medyo magtagal-tagal. Anyayahan ko po kayo na magbukas ng inyong Bible from the book of Romans. Bibigyan po natin ng pansin yung verses, chapter 1, verses 18 hanggang 25. Actually, ang isang bahagi nito ay nabigyan na po natin ng pansin nung tayo po ay nag-aral sa Romans chapter 1, yung knowability of God. Ngunit ngayon ay itutuloy po natin ito. Romans chapter 1, verses 18 hanggang 25. At muli ko po kayong anyayahang magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. And let's read God's Word all together. Basahin po natin sa iisang version para pare-pareho tayo ng iniimik. Basahin na po natin yung nasa screen. Ayan. Ready na po? Amen. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanglibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanpaman. Amen. Tayo po'y manalangin muli sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Ama, sa araw na ito sapagkat alam namin mula sa iyong trono diyan sa kalangitan, bagamat ikaw ay nandiyan sa iyong trono, ang iyong presensya ay kasama namin, O God. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, ipinangako mo ang iyong presensya, O Diyos. Kaya naman sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sapagkat sinabi mo, mula diyan sa kalangitan, hinahanap mo, Panginoon, nagmamasid ka doon sa mga tao, Panginoon, na tunay na marunong at tapat na nananambahan sa iyo. At naririto, Panginoon, ang iyong mga anak na inuna ka, O Diyos. Naririto ang iyong bayan, Panginoon, na naririto sa iyong piling. At ikaw, Panginoon, ang binigyan ng pansin. Kaya sa oras pong ito, alam ko na pinagpala mo na po, O God, ng iyong bayan. Kaya naman, Ama, hayaan mo na sa amin pong patuloy, O Diyos, na pagbubulay ng iyong salita. Ang pagpapalang espiritual na inihanda mo na, Panginoon, para sa iyong mga lingkod. Dalangin ko po, O God, na ito po, O Diyos, ay malayang malaya at bukas ang puso at isip na ito'y kanilang tatanggapin, Panginoon, ang iyong pagtuturo, ang iyong pagtutuwid, ang iyong patuloy, Panginoon, na paghahayag ng iyong mabuting kalooban, O God, in the mighty name of Jesus. At, O Diyos, sinabi mo sa iyong salita, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang mayroong kakaunti o ang sinumang wala, maging yung kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Sapagkat, O Diyos, interesado ka, nais mo, Panginoon, na patuloy kaming lumalago. At habang kami lumalago, patuloy mo pa kaming dinadagdagan ng kaalaman at karunungang makalangit upang lalo ka pa naming makilala sa aming mga buhay. Father God, I pray, O God, that you would continue to reveal yourself to your servants, Lord, sa mga disciples mo, sa mga alagad mo, Panginoon, na lalo pang sumusunod sa iyong kalooban. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, salamat. Kumilos ka na makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming mabuting guro. Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Ikaw ang aming pinapupurihan. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa
actually, ito pong passage na ito, karugtong nga po ito ng atin pong binigyan ng pansin nung nakaraan, nung pinag-aralan po natin yung knowability of God. At kung pag-aaralan po natin itong passage na ito, ito po ay makikita natin na nagtuturo yung verses 19 hanggang 20, ipinapahayag po dito that our God is knowable. Pwede po nating makilala ang Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos. Bilang Diyos, bagamat pinag-aralan po natin, our God is incomprehensible, pero kalooban niya na makilala natin siya. Ang sabi po doon sa ating pinag-aralan sa Awit 145 verse 3, ang sabi po, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Hindi natin lubos na maalaman ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kabutihan, ang kalubusan ng Diyos. Hindi. Malalaman lang po natin yung bahagi, yung portion ng kanyang ipinapakilala sa atin kung sino siya. Pero ang maliwanag doon, God is knowable. Gusto ng Diyos na ipinapakilala niya yung kanya sarili sa atin para matuto tayong magtapat, magtiwala sa kanya. At pag nakilala natin siya, gusto din niya na ipakilala natin siya. We have to know God and we have to make Him known. At doon sa pagkakilala natin sa Kanya, gusto niya na tama yung pagpapakilala natin sa Kanya. Amen po ba? Now, itong pangalawang bahagi ng ating passage, ay makikita natin na ito naman po ay nagtuturo patungkol doon sa kakulangan, yung failure ng mga tao na kilalanin ang Diyos kung sino ba talaga siya. Kung yung unang bahagi sa verses 19 and 20, it speaks about the knowability of God. Yung verses 21 hanggang 25, in fact, yung hanggang huling bahagi ng chapter 1, ito naman ay nagpapakilala ng kakulangan ng tao, yung failure ng tao na lubos na makilala ang Diyos. At ang problema po nito, kapag ka hindi lubos na nakilala ng tao kung sino ang talagang Diyos na ito, magkakaroon siya ng maling Diyos na sasambahin. Kaya ngayon po ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa and man created God in His image. Tama po. Maaring, tama ba yung naririnig ko? Man created God in His image. Parang baliktad. Di ba dapat God created man in His image? Tama po ba? Pero yung ating pong paksa, totoo po yan. Yan po ang sinasabi ng ating passage. Ang mga tao na hindi nagiging alagad ng Panginoon, gumagawa sila ng Diyos sa kanilang sariling isip. Yung Diyos na gusto nilang sambahin. Yung Diyos na sa kanilang isip, yun yung uri ng Diyos na gusto nilang kilalanin. Andyan po ba kayo? Diyan po tatakbo yung ating pag-aaral ngayong umaga. Makikita po natin doon sa ating verse na binasa, sabi ng verse 21, sabi, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Pansin ninyo ang verse 23. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Sa NIV, ito po ang sabi ng verse 23, kaya makikita po natin dyan na talagang man created his own God that he wants to worship. Sabi po sa NIV, and exchange the glory of the immortal God for images. So itong tao na nilikha ng Diyos, gumawa ngayon ng Diyos na kanyang sasambahin at ang sinamba niya ay yung nilikha din ng Diyos. Mga nilalang sa himpapawid, mga hayop na may apat ang paa. So dinescribe po dito yung ipinalit ng tao na Diyos na kanyang sasambahin. That's why man created his own God in his own likeness, in his own image. Yan po yung makikita natin. Itong passage na ito ay nagpapakilala o nagpapakita sa atin
nung failure nung tao. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao na hindi lubos ang pagkakilala sa Diyos, sinasamba naman nila ang Diyos, pero hindi yung Diyos ng Biblia, kundi yung Diyos na kanilang nasa isip at puso na gusto nilang sambahin. Hindi ayon doon sa itinuturo ng Biblia kung sino talaga itong Diyos na dapat sambahin. Well, tandaan niyo po, our God created us. Tama po ba? Kaya dapat ito yung ating sinasamba, yung Diyos na lumikha sa atin. Kaso ang nangyari nga po dito sa Romans chapter 1, ang ipinapakita sa atin, may mga tao na ang sinasamba nila, sila ang lumikha. Ang sabi nga, pansinin niyo sa Tagalog ang ginamit, ayon sa kanilang haka-haka. Kapatid po siya ni Kuro-Kuro. Mga Hapon po yata ito eh. Si Haka-Haka at saka si Kuro-Kuro. Kaya kapag kayo po dyan nakadepende ang inyong paniniwala kay Haka-Haka at kay Kuro-Kuro, naku, maliligaw po kayo. Yun ang sabi ng Bible. Ang kanila pong kaisipan, ito po yung kanilang ginamit. Ang totoo, yung verse 22, ang sabi, sila daw po ay nadimlan ng kanilang isipan. Kaya ganito po ang kanilang ginawa. So, man created God in His image. The man that God created in Genesis has now created a God in His image. Imagine ninyo, di ba? In the beginning, God created man. Pero yung man na nilikha ng Diyos sa Genesis, ba later on, habang tumatagal, dahil hindi niya lubos na nakikilala ang Diyos, siya na ngayon ang lumikha ng Diyos na kanyang sasambahin. Yan po ang ating paksa. And man created God in His image. Ulitin ko po yung verse 21 na sabi, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. So napakahalaga pala na meron tayong tamang pagkakilala. Kaya yung pinag-aralan po natin yung knowability of God, kalooban ng Diyos na makilala natin siya. Kasi pagkilala mo ang Diyos, hindi ka mahihirapang magtiwala sa kilala mo. Kaya nga kahit tayo, yung mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, sinasabi natin kahit sinong lalapit sa iyo, pagka magbibigay sa iyo ng kung ano man, candy man yan o pera, huwag kang basta-basta sasama kung hindi mo kilala. Bakit? Hindi ka basta-basta magtitiwala sa hindi mo kakilala. Amen po ba? Minsan nga, kahit ka mag-anak, hindi mo pa rin mapagtiwalaan eh. Di lalo na kapag ka ang Diyos na ating pinaglilingkuran, yung gusto nating sambahin, pero hindi mo lubos na kakilala, paano mo siyang pagtitiwalaan? Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpapakilala siya sa atin. Kaya yung kanyang mga pangalan, yung Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, He is our peace, He is our healer, He is our provider. Lahat ng ito ay pagpapakita at pagpapakilala ng Diyos kung sino siya sa bawat isa sa atin. Para sa bawat pagpapakilala ng Diyos, sa Kanya lang tayo tatawag, hindi siya iba-ibang Diyos, kundi iisang Diyos na kumikilos sa iba't ibang kaparaanan para patunayan sa atin, merong isang Diyos na buhay na makapangyarihan na siya ay sapat na sa atin. Na siya lang ang ating pagtitiwalaan at hindi tayo tatawag doon sa God of Voyage. Di ba, meron pang, may, yung sa paglalakbay, may Diyos ng paglalakbay, hindi ko alam kung sino yon. May Diyos ng ani na sa Sariaya ay tinatawag po na siya ang nagpapaani ng saganang ani, si Saint Francis. Ang tao ba ang nagbibigay ng masaganang ani sa mga taniman? At siya ang paparangalan? Pero maliwanag ang Biblia, alam natin na ang Diyos talaga ang may-ari ng lahat ng bagay at siya ang nagpapala sa atin. Amen? At kung kilala natin ang Diyos na ito, mapagtitiwalaan natin siya. At pag ipinakilala natin ang tunay na Diyos, hindi tayo makapagpapakilala ng maling Diyos. Andyan po ba kayo? Maipapakilala natin siya ng tama. Kaya napakahalaga po sa Panginoon na meron tayong tamang pagkakilala. At paano ba natin makikilala ang Diyos ng lubos? Kasi nais ng Diyos na makilala natin siya eh. So ang tamang pagkakilala sa Panginoon ay makilala mo siya bilang ikaw ay tagasunod niya. Meron po kasing dalawang uri ng tao na sumusunod sa Panginoon. Meron tinatawag na crowd at meron ding tinatawag na disciples. Now, magkaiba po ang paniniwala ng mga nasa crowd
yung kabuuan, yung karamihan, kaysa doon sa disciples o tagasunod. At itong kalagayan na ito ay ipinakita sa atin sa aklat po ng Mateo chapter 16, nais ng Panginoon kasi na bilang tunay na sumusunod sa Kanya, tayo na mga alagad, talagang sinusunod natin siya bilang Diyos na lumikha sa atin. Now, tingnan po natin bakit importante na makilala talaga natin siya bilang mga disciples. Dito po sa, kung kayo po'y may Bible, buksan niyo po sa Mateo chapter 16 at sundin niyo rin po yun nasa Bible. Matthew chapter 16 ay meron pong makikita kayo na tagpo na kung saan ang ating Panginoon mula po sa verse 13 nang sabi, nagpunta po siya sa lugar ng Caesarea. At alam naman natin dahil ang Panginoon ay nagpe-perform ng maraming mga miracles, nagtuturo siya ng mga aral, at maraming mga tao ang talagang sumusunod sa Kanya. Ang Panginoon po gusto niyang matiyak na ito bang mga sumusunod sa Kanya ay kilala talaga siya. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Tinawag niya yung mga alagad at kasi tiningnan ng Panginoon, napakarami nitong mga taong ito. Bata, matanda, lalaki, babae, pamilya, sumusunod sa Kanya. At kahit saang lugar pumunta ang Panginoon, nandun itong mga taong ito. So tinanong niya ang mga alagad, sabi niya, sino ako ayon sa mga tao? So tinawag niya yung mga alagad. So tandaan niya po ha, mayroong crowd at mayroong disciples. Yung disciples, yung tagasunod ng Panginoon, yung crowd, yung mga sumusunod sa Panginoon. So tinanong ng Panginoon ng mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? So para malaman ng mga alagad, hindi naman sila naghaka-haka. Ang ginawa po nila, isa-isa nilang pinuntahan, tinanong itong mga taong ito, at bakit kayo narito? Sino ba sinusundan nyo? So nagtanong-tanong po sila, at pagbalik ng mga alagad, meron na po silang report. Ang sabi po nila, Panginoon, sabi ng iba, kayo daw po si Juan Bautista. Sabi naman ng ilan, kayo daw po si Elias, o kaya si Jeremias, o yung iba pang mga propeta. So sa dami ng crowd, ang dami din ng pagkakakilala ng mga taong sumusunod sa Panginoon, iba-iba. Pero pansinin niyo, gusto ng Panginoon malaman, ito ba talaga mga taong ito? Ako ang sinusundan. Sino ba talaga ako sa mga taong ito? Who do people say I am? So importante pala sa Panginoon na kilala natin siya sa ating pagsunod sa Kanya. Andyan po ba kayo? Nais ng Panginoon na kilala talaga natin siya. So nung nag-report ng mga alagad, nasabi ng mga alagad, Lord, sabi nila, ikaw daw po si Elias. Sabi naman ng iba, Panginoon, ikaw daw si Jeremias. May nagsasabi, kayo daw naman si Juan Bautista. O iba, propeta. So iba-iba. Kaya nung marinig ng Panginoon ang report na to, somehow, siguro, sa ating mga tao, bagamat hindi sinabi dito, pero somehow, kung alam mo na hindi ka kilala ng isang taong sumusunod sa'yo, I believe you will somehow feel disappointed. Di ba? Yung nag-uusap kayo, simpala, hindi ikaw yung nasa... Di ba? Parang iba ang pagkakakilala sa'yo. Somehow, medyo madi-disappoint ka. Kasi akala mo yung tao na yon ay kakilala ka. And I believe, ang ating Panginoon, somehow disappointed sa crowd. Ang mga taong ito, ako ang hinahanap, pero iba naman ang nasa pangalan nila o iba ang nasa isip nila. Imagine niyo kung ganyan po ang Diyos na sa ating pagsamba, na naniniwala ang maraming mga tao. Ay, iisa naman yan, sa Diyos naman lahat yan. Pero dito po ay sinasabi, hindi totoo yon. Di ba naririnig natin? Sasabihin ng mga nakakausap natin, ah, pare-pareho naman yan sa Diyos. Hindi pala sa Diyos pare-pareho. Gusto talaga niya yung talagang totoo, yung talagang tama. Kaya manapansin niyo po, hindi nag-react ang Panginoon. Kumbaga, itong mga taong ito, they mistook the Lord Jesus for somebody else. Iba ang pagkakilala ng Panginoon. Kumbaga, yung crowd na sumusunod, napakarami ng crowd. Pero meron silang maling pagkakilala sa Panginoon. Yun yung crowd. Now, tingnan natin yung disciples. So, gusto namang matiyak ng Panginoon kung itong crowd na to ay disappointed ako, bagamat sinasabi nila na sila'y sumusunod sa akin, pero iba naman ang pagkakilala nila sa akin. So, tiniyak naman ng Panginoon yung mga disciples. Sabi naman niya sa verse 15,
kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Verse 16 na sabi ni Simon, si Simon po kasi, by the way, parang siya yung spokesperson ng buong grupo. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi niya, pag sinabi niya ito na hindi kumontra yung iba, nag-a-agree yung iba. O kaya naman, hindi na lang makaimik kasi siya na ang sumabat. Pag mali siya, sinasaway naman siya ng Panginoon. Pero pag tama naman na kanya sinasabi, tinatanggap naman ng Panginoon. Now, tingnan natin, ano sabi ng mga alagad? Kasi nagtanong ang Panginoon, gusto niya makonfirm. Ito kaya mga disciple ko? Ito kayang taga-Jewels? Sino kaya ako para sa kanila? So, sabi ng Panginoon sa mga disciples, ako, sino ako? Ayon sa, sino ako sa inyo? Anong pagkakilala ninyo? Sabi ni Pedro sa Matthew 16:16, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pansinin niyo po yung pagkakilala ng crowd sa pagkakilala po ng mga disciples. Makikita natin yung big difference. Yung crowd, ang pagkakakilala nila, itinumbas nila ang ating Panginoon sa mga lingkod din ng Diyos na mga katulad nilang mga tao. Propeta, Jeremias, Juan Bautista, Elias, and other prophets. Pero pagdating kay Peter at sa ibang disciples, mapapansin nyo yung declaration nila. Ito ay declaration hindi ng humanity ni Jesus. Kasi pwede nilang sabihin, kayo po si Jesus, anak ni Jose at ina, si Maria. Hindi nila kinilala ang Panginoon, hindi nila ipinahayag ang Panginoon doon sa kanyang human aspect. Kung hindi, ang pagkakilala nila sa Panginoon ay kung ano na talaga yung appointment ng Diyos sa kanya. Napansin niyo po ba yun? Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Meron silang pagkakilala sa divine appointment ng ating Panginoon. Hindi yung human aspect ang kilala nila sa Panginoon, kundi siya yung kanilang Lord. Andyan po ba kayo? Yung crowd, ang pagkakilala sa Panginoon, mali pa, itinumbas pa sa mga ibang propeta. Pero itong mga alagad, itong mga disciples, kilala nila ang ating Panginoon kung sino ba talaga siya ayon sa nais ng Diyos na pagkakilala ng mga alagad. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nais kong makita natin dito, mga kapatid sa Panginoon, yung malaking difference. Itong crowd, dahil sila'y sumusunod sa Panginoon, yes, sumusunod po sila sa Panginoon, pero makikita natin na ang kanilang kaunawaan ay haka-haka, kuro-kuro. Siguro, nalaman nila doon sa katabi nila, bakit ka nandito? Sino ba ang pinuntahan mo dito? Ay, nandyan si Juan Bautista. Yun yung ang dinadamit ay ano, damit ng pang-camel. Kumbaga, tapos nagtanong sila, si Elias, ay, andyan si Elias. Yun yung nagpababa ng apoy galing sa langit nung nanalangin. Nako, miracle worker yun. So, bagamat mga lingkod ng Diyos itong kanilang mga pinaniniwalaan, pero hindi ito talaga ang ating Panginoon. Meron silang maling pagkakilala kung sino ba talaga itong kanilang sinusundan. Yun yung crowd. Pero pagdating sa mga alagad, sino ba itong mga alagad? Sila yung mga tao na fully, they surrendered their lives to the Lord. Kaya nagkaroon sila ng tamang pagkakilala sa ating Panginoon kasi nung tinawag sila ng Panginoon, agad silang sumunod. At nakinig sila ng aral ng Panginoon at habang sumusunod sila sa Panginoon, mapapansin ninyo, ay pinakilala ng Panginoon kung sino siya sa mga alagad. Kaya nung umalis ang Panginoon at iniwanan sa kanila ang gawain ng Diyos, hindi sa crowd, hindi doon sa maraming mga maling pagkakilala at pagkaunawa, ipinagkatiwala ng Panginoon ang church. Kanino ipinagkatiwala? Sa mga disciples, sa mga alagad na mayroong tamang pagkakilala kung sino si Kristo sa kanilang mga buhay. Andyan po ba kayo? That's the difference. Nais ng Panginoon na makilala natin siya ng lubusan. Pero how? You have to move away from belonging to the crowd and following the Lord in your life. At kapag ka talagang sinusunod mo na ang Panginoon, makikita mo,
pinapakilala niya na talaga ng totoo kung sino siya sa iyo. Amen po ba? Yan po ang pangako niya sa John chapter 14, verse 21. God Himself reveals Himself to His followers. John 14:21 ang sabi, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So anong pangako ng Panginoon? Sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko. So sino itong tumatanggap? Definitely, mga alagad. Kapag sinusunod mo ang utos ng Panginoon, kapag ginaganap mo ang utos ng Panginoon, ikaw ay alagad. Pero kapag ikaw ay kabilang sa crowd, maaring alam mo yung utos, pero hindi mo naman gaganapin. Pwedeng ganon. Pwedeng alam mo ang bagay, pero hindi mo talaga lubos na ginaganap. At yun yung nakita ng Panginoon sa mga crowd na sumusunod sa Kanya. Kaya sabi, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Kaya nung sila Pedro, ano ginagawa nila? Namamalakaya po sila ng isda, sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, mula ngayon, mamamalakaya na kayo ng mga tao. Bakit iniwanan ni Pedro yung pangingisda niya at sumunod siya sa Panginoon? Kasi mahal niya ang Panginoon. Alam niya kapag sumunod siya sa Panginoon, mapapabuti siya. Hindi niya iniisip na, paano na yung aking kabuhayan? Kasi yung tumawag sa kanya, pinagtiwalaan niya, hindi siya nangimi, hindi siya natakot na yung kanyang kabuhayan ipagtiwala sa ating Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, ang anak ng tao ni halos walang matulugan, walang masilungan. Kung susunod ka doon, mahirap na nga, tapos ako mahirap na ako, susundan ko rin, mahirap. Abay, pareho na tayo, hindi, magkanya-kanya na tayo. Pero hindi yun ang nakita niya. Hindi yung pagiging human ng Panginoon, hindi yung pagiging kung ano yung estado ng buhay ng Panginoon. Alam niya ang Panginoon, siya ang anak ng Diyos na buhay na dapat niyang sundin. Na kapag kapinili niyang sundin ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen po ba? That's the difference of belonging to the crowd and being a disciple of God. If you are a disciple of God, mapapansin mo, magpapahayag at magpapakilala siya sa iyo. Makikilala mo siya kung sino talaga siya sa iyo. Kaya si David, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako magkukulang. Hindi niya sinabi na ako ay hari, lahat ng mga kaharian ay akin, kaya hindi na ako magkukulang. Hindi. Ang declaration niya, kaya siya hindi magkukulang, kasi siya ay kabilang kay Yahweh. Kilala niya si Yahweh na may-ari ng lahat ng bagay. Psalms 24 verse 1, sabi po, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng bagay ay ang Diyos ang may-ari. Langit, sa lupa, ang Diyos ang may-ari. Kasi si David, ganun na lamang yung kanyang confidence. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ganun din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. As we follow the Lord, as we fully surrender our lives to our Lord and Savior Jesus Christ, the glorious name. Pinag-aralan natin, jewels, di ba? Salamat sa Panginoon ang ating pangalan. Pag pinapakilala ko nga po ang jewels sa ibang mga kaibigan kong pastor, sa ibang mga churches, nagugulat sila. Kasi parang doxology, lahat ng pagpapala, nandun eh. Jesus, the eternal, wonderful, exalted, Lord and Savior. So lahat ng yan, pero kulang pa din, alam natin, di ba? Ang dami pa mga pangalan ng Panginoon. But yun po yung totoo. We are serving the glorious God. Amen? Na kapag ka pinaglilingkuran natin ito, dadalhin niya tayo doon sa buhay na pagpapala na ipinangako niya sa atin. Kaya sila Pedro, yung pagkakilala nila sa Panginoon, ang tinanggap ng ating Panginoon. Kaya sabi ng verse 17, mapalad ka Simon na anak ni Jonas o ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay inihayag sa iyo, hindi ng tao. Kung doon sa binasa nating passage, ang mga tao, naghaka-haka sila.
na ang pinaniniwalaan nila sa Diyos ay ayon sa kanilang haka-haka, ayon sa kanilang kuro-kuro. Pero pag tayo ay disciple na, ang kapahayagan na ng Diyos ay noon, maaaring nung hindi pa tayo lubos na sumusunod sa Diyos, meron pa din tayong mga haka-haka na alam, mga kuro-kuro. But as we follow the Lord completely in our lives, the Holy Spirit takes control of our lives. Ang pagpapakilala na ng banal na Espiritu kung sino ang Diyos, tama na. Amen? Katulad nila Pedro, sabi ni Pedro doon sa tanong ng Panginoon, ako, sino ako? Ano pagkakilala niyo sa akin? Sa verse 17 na sabi ni Pedro, sa verse 16, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At anong sabi? Sa verse 17, tumugon ng Panginoon, ang kapahayagan na yan, mapalad ka, Pedro, na anak ni Jonas, sapagkat ang bagay na yan ay inihayag sa iyo, hindi ng tao, kundi ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Amen? Sino ang lubos na makapagpapakilala sa atin ng kanyang sarili, kundi ng Diyos mismo? Kaya ang ating pananampalataya, hindi nakabase sa sinabi ng tao, hindi sa haka-haka, hindi sa kuro-kuro, kundi sa matibay na salita ng Diyos na ating pinangahawakang lubos. Amen po ba? Hindi ito haka-haka. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, ang katotohanan ay inihayag sa iyo. Hindi tao ang naghayag sa iyo, bagamat ipinapahayag ang salita ng Diyos ng tao, pero yung salita na yan, mula yan sa Diyos. Ipinapahayag lang yan ng tao, pero yan ay katotohanan, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen po ba? So ito po yung nakita natin. Ang mga disciples, meron silang maliwanag na pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya kapag ka talagang mahal natin ang ating Panginoong Jesus, lubos tayong sumusunod sa Kanya, anong ginagawa ng Diyos? Talagang nagpapakilala siya atin. Nagpapakilala siya sa atin. Samantalang ang crowd, mapapansin nyo, ang crowd, ito po ang medyo problema sa crowd eh, gaya-gaya. Di ba? Alam natin yung kalagayan ng crowd. Medyo may tumingin ng konti sa taas. Yung crowd din, nakita niya, tingin din. Tapos yung iba din, napatingin din doon, tingin. O kasi, gaya-gaya, kung ano yung nakita, parang, halimbawa po, may mga tao, nakapag ka po may nabalita ang himala, makita nyo, dadagsa ang mga tao na yan. Imagine niyo po ito, hindi naagnas na bangkay. Natandaan nyo yon? Yung babaeng hindi naagnas na bangkay? Aba, nabalitaan na hindi naagnas. Ipinangpapaligo yung pinaliliguan. Sinasahod po yung tubig na ipinangpapaligo. Aba, iniinom at nagpapagaling daw. Bakit? Dahil hindi naagnas yung bangkay na yon. Pero marami ang naniniwala. Kasi para sa kanila, himala. Dahil ang patay, dapat naagnas na. Yung tao nga na naamoy mo lang yung kilikili, nababahuan ka na. Tapos eto, hindi naagnas. Ipinangpaligo yung pinagpaliguan, ininom mo pa. Pero bakit nila ginagawa yon? Haka-haka. Ang sabi, may gumaling. Nagpuntahan doon, dagsa ang mga tao kasi may gumaling. Samantalang ang sabi po yung sa kanilang munisipyo ay banta 'yan sa health sa sanitation, kaya kailangan ilibing na 'yan. Ano nagawa ng tao? Eh totoo naman 'yun. Pero ganyan po ang tao, gaya-gaya. Nung sumayaw ang anino ng araw, puntahan ng mga tao saan? Sa Agoo. Sumasayaw daw doon yung araw. Nung may lumuluhang dugo, kung ano-ano mga nababalitaan, tas later on, mawawala din. So ano ito? Itong crowd, madaling sumunod doon sa mga ganong katuruan na hindi mo na i-verify yung katotohanan. At kung totoo man ito na nangyayari ito, imagine ninyo, image, tapos biglang may luluhang dugo, ano naman ang magagawa nun? Kung yun man ay totoong himala, ano naman ang magagawa nun? Pero marami po ang nadadala ng mga ganong kaisipan. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon,
ang mga alagad, meron silang malinaw na pagkakilala sa Panginoon. Ang pagkakilala nila sa Panginoon, hindi lang dahil ang Panginoon ay nakapag-miracle ng tinapay, napakain sa maraming mga sumusunod mula sa ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay. Hindi lamang dahil ang Panginoon ay nakapagpagaling, kundi ang sabi nila, ikaw ang Kristo. Ang kanilang pagkakilala sa Panginoon, kung sino talaga siya, hindi kung ano ang ginagawa lang niya. Andyan po ba kayo? Pwede kasi nating makilala ang Panginoon doon, siya'y nagpapagaling. Totoo po yun. Pero kung kilala mo lang si Kristo bilang nagpapagaling, pero hindi mo pa siya kilala bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, gagaling ka physically dito sa lupa, pero wala kang buhay na walang hanggan. Sapagat ang pagkakilala sa Panginoon bilang mangliligtas, hindi lamang kailangan natin yan dito sa lupa, hanggang sa kabilang buhay, yan ang magbibigay sa atin ng garantya ng eternal life. Amen po ba? Pero yung physical healing, totoo, nagpapagaling ang Panginoon. Kahit unbeliever, kapag ka tumawag sa Panginoon, naghihimala talaga ang Panginoon. Yung nagpapakumbaba, pinagagaling talaga ng Panginoon. Para itong taong ito na pinagaling, sumunod na sa Panginoon. Pero minsan, dahil hindi pa rin nakilala ang Panginoon, gumawa na ng himalan, iba na, ang dami ng ginawang himala ng Panginoon. Yung mga tao naman, ganun eh, di ba? Kapag ka may problema, tawag sa Panginoon. Pagka ibinigay na ng Panginoon ang pangangailangan, balik na naman doon sa dati. Hindi pa rin nakilala ang Panginoon. Ang nais talaga ng Panginoon, hindi lang natin siya makilala na Diyos ng himala. Makilala natin siya na Diyos na buhay, na may-ari ng ating buhay. Diyos na dapat nating sambahin at unahin sa ating mga buhay. Hindi lamang siya nagpapagaling, hindi lamang siya nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya ay Diyos na dapat sinusunod natin sa ating mga buhay. Ganyan po ba ang pagkakilala niyo sa ating Diyos? Dahil yan ang dapat nakapagkakilala ng mga disciples. Kasi yung mga alagad, yun ang pagkakilala sa Panginoon. Iniwanan nila ang lahat para sumunod sila sa Panginoon. But the crowd, they are following the Lord, but they have wrong knowledge of who Jesus really is. Sayang na pagsunod. Bakit? Kasi kabilang lang sila sa crowd. Hindi talaga sila disciple o tagasunod ng Panginoon. Andyan po ba kayo? Purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kayo po na naririto, kayo po ay mga disciples of God. Palapakan po natin ang ating mga sarili. Pinili po nating unahin at sundin ang Panginoon sa ating mga buhay. Meron tayong tamang pagkakilala kung sino talaga ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. Ang pagkakilala natin sa Panginoon ay kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ayon sa kuro-kuro, hindi ayon sa haka-haka. Inalis na tayo ng Panginoon doon sa kalagayan ng pagiging crowd at dinala niya na tayo doon sa kalagayan ng pagiging tagasunod niya. At ang tagasunod niya, hindi po pwede na hindi mo binabasa ang kanyang salita. Kasi tagasunod ka niya, di ba? Sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa akin, sino mang umiibig sa akin, sumusunod sa aking utos, sa aking aral. Kaya as a disciple, as a believer, hindi po pwede na ang salita ng Diyos ay walang bahagi sa buhay natin. Andyan po ba kayo? Yun po yung pagkakakilanlan. Yun ang mag-aalis sa atin sa crowd. Kasi yung crowd, hindi nila binabasa yung Biblia. Maaring may pagkakilala sila, hindi nila yon nililinaw. Hindi nila talaga ninanais na makilalang lubos ang Panginoon. Pero pag ikaw ay talagang tagasunod, kahit nasa ng Panginoon, susundan mo siya. Kasi mahalaga sa iyo ang Panginoon. Mahalaga sa iyo ang kanyang aral. Amen po ba? Kaya nakita natin sa mga disciples, ipinagtiwala nila ang kanilang buhay sa Panginoon at ang pagpapropagate ng gospel sa mga alagad ipinagkatiwala ng Panginoon, hindi sa crowd. Kaya nung muling mabuhay ang Panginoong Jesus, tinawag niya mga alagad at ang sabi niya, Matthew 28, 19 and 20, sa 18, ang sabi niya, lahat ng kapamahalaan, ibinigay na sa akin lang Diyos. Kaya sinusugo ko kayo, humayo kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Kanino ibinigay ang pagpapahayag ng kaharian? Hindi dun sa marami. Hindi dun sa crowd na iba-iba ang alam. Saan?
Bagamat kokonte yung mga disciples, pero itong katotohanan na ito na maintain ng mga disciples, kaya hanggang sa atin nakarating, kasi faithful sila sa aral ng Panginoon. Eh paano kung yung crowd ang inutusan ng Panginoon, kung dami sumusunod, tapos nag-iba-iba ng aral, di ba? Iba-iba ang itinuturo nila kasi hindi nila talaga lubos nakilala ang Panginoon. Pero yung mga disciples, dahil tapat sila sa Panginoon, tapat sila sa aral ng Panginoon, nakarating sa atin ang gospel, naunawaan natin ang gospel, dahil faithful itong mga alagad na sumunod sa Panginoon. That's the difference between the crowd and the disciples. Now, balikan natin yung ating passage. As in, makikita natin, kung titingnan natin yung Matthew chapter 16, yung merong maling pagkakilala sa Panginoon, sila yung naghaka-haka. Sila yung, ang pagkakilala nila, Juan Bautista, Elias, Jeremias, sila yung crowd. Kung titingnan natin, verses 19 and 20, yun yung naging kalagayan, ang sabi rin dito sa pinag-aaralan natin, verses 19 and 20, pwedeng makilala ang Diyos kasi nagpapakilala siya lahat ng mga bagay na pwede nating makilala patungkol sa Diyos, inihayag na ng Diyos. Kaya kung gusto nating makilala ang Diyos, may kaparaanan ng Diyos para magpakilala siya. Pero verse 21, ang nakita natin, hindi. Ang sabi, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. So dito po sa passage na ito, makikita natin yung kalagayan ng mga crowd. Katulad din itong verses 21 hanggang 23, nung crowd na meron silang maling kaisipan. Ang nasa isip din nila, sa Diyos nila ito ginagawa. Pero yung kanilang Diyos na iniisip, hindi yung Diyos na tinuturo ng Biblia. Kaya nga ang sabi dito, pinalitan nila ang Diyos na lumikha. Nandyan po ba kayo? Ang sabi, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan. Isang bagay po na natutunan ko kung bakit po talagang lubos kong pinagtitiwalaan ng Diyos na siya lamang talaga ang nag-iisang Diyos, yung katotohanan na ang Diyos na ito ay makapangyarihan. Na pag makapangyarihan siya, sapat na. Ibig sabihin, lahat, pag makapangyarihan, lahat kaya niyang gawin. So bakit pa ako magtitiwala sa iba? Bakit pa ako tatawag sa iba? Kung ang Diyos na aking pinaglilingkuran, na aking kilala, ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, bakit kailangan pa niya ng katulong para may magawa siya? Pero ang totoo, itong Diyos na ito, dahil makapangyarihan siya, hindi ko na kailangan yung mga katulong. Kasi sapat na siya sa akin. Andyan po ba kayo? Kaya po, yun yung natutunan ko. Kung ako po ay may karamdaman, tatawag ako sa Diyos na buhay at makapangyarihan na nangako na siya ay nagpapagaling. Kung meron akong pangangailangan, tatawag ako sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na siya sa pamamagitan ng salita, nilikha niya ang lahat ng bagay. Yung aking pangangailangan, kaya hindi niya kayang ibigay. E kung ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha, yung pangangailangan ko, kaya hindi niya kayang tugunin. Ganyan ka makapangyarihan ang ating Diyos. So bakit ka pa pupunta sa ibang Diyos? At iba-ibang Diyos. Yung iba, sabi nga dito, ang mga tao, sinimba, yung nilalang sa langit, sino yung mga nandun? Anghel, mga sa himpapawid, mga ibon, o kung anuman, hayop na apat ang paa. Ano ang purpose ng tao? Hindi alam ng tao na masama yung kanyang ginagawa. Ang purpose niya, Diyos ang iniisip niya, sinasamba niya. Walang tao na sasamba sa Diablo. Kasi alam niya, masama ang Diablo. Pero yung iniisip niyang sinasamba niya na Diyos, dahil yun ang Diyos na nalikha sa kanyang isip, akala niya yun ang Diyos na makakatulong sa kanya. Pero ano ang sabi ng Biblia? Verse 23. Tinaligdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan.
Jeremiah chapter 17 verse 5, mapalad ang tao. O sumpain ang tao sa verse 5. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa na mayroong laman at dugo, na mayroong limitation ang buhay. Hindi masama na magtiwala sa ating kapwa, pero dapat yung pagtitiwala na yon ay para lang pang tao. Pag ang ibinigay mo ng pagtitiwala sa kapwa mo tao ay para pagtitiwala para sa Diyos, kasumpa-sumpa na tayo nun. Bakit? Kasi katulad lang natin yan na mayroong hininga, mayroong laman at dugo. Pero ang sabi ng verse 7, Jeremiah chapter 17 verse 7, but mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Ang katulad niya ay puno na nakatanim sa tabi ng batisan, sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. Hindi siya mangangamba kahit dumating ang tag-araw sapagkat patuloy siyang mamumunga sa kapanahunan. Amen? Bakit? Kasi yung Diyos na totoo, yung Diyos na buhay, yung Diyos na walang kamatayan, hindi po yan kayang magkaroon po ng kudeta. Hindi siya pwedeng i-overthrow sa kanyang trono. Ang Diyos na ito, kahit magpalit-palit na po ng rehimen, magpalit na po ng iba-iba pang form of government, ang Diyos na ito ay laging Diyos. Hindi po siya kayang i-overthrow ng anumang power, ng anumang principalities, because the God that we are serving is the all-powerful God. The God who is before, today, and tomorrow. The God that never change. Kaya, bakit ka magtitiwala sa iba? Bakit ka magtitiwala sa mga taong namatay na at doon ka mananalangin? Mga patay na sila. Ang Diyos na hindi namamatay, na walang kamatayan, ito yung talagang dapat nating panalanginan. Amen po ba? Kaya napakahalaga ng sinasabi sa atin ng Panginoon dito, pero yun po yung nakakalungkot sa ating passage, sa ating pinag-aaralan. Man created a God according to His image. Yung Diyos na sa tingin niya, ito yung Diyos na dapat niyang sambahin. Hindi niya sinasamba yung Diyos na idiniklara ng Biblia na talagang dapat sambahin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang tanong, ano po ang description ng mga tao that worship the God that He has created? Nakalulungkot, yun po talaga yung kalagayan. Pero ano ang larawan ng buhay ng tao na ang sinasamba niya yung Diyos na kanyang nilikha sa kanyang isipan? Tatlong bagay po, makikita natin. Number one, ang larawan ng merong maling pagkakilala sa Diyos ay merong buhay na rebellious. Kahit hindi niya gusto, pero yun ang declaration ng Bible. They are going against the will of God. They rebelled against God deliberately. Kaya sabi po ng verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Ito po yung unang kalagayan ng mga taong ang kanilang Diyos ay yung kanilang nilikha ayon sa kanilang kaisipan. Katulad po ng mga atheist. Tandaan niyo po, ang mga atheist, ang dami po nilang pinapahayag. Sinasabi nila, walang Diyos. Yun ay ayon sa kanilang kapahayagan. Pero ang totoo, alam nating mayroong Diyos. Pero bakit yun ang gusto nilang paniwalaan? Kasi yun yung kanilang Diyos na inilalagay sa kanyang isipan, na walang Diyos. Kaya dahil sinasabi niya na walang Diyos, bakit siya kailangan maniwala sa Diyos? Pero hindi dahil yun ang paniniwala ng tao ay totoo yun. Hindi dahil yun, tandaan nyo, hindi dahil yun ang paniniwala nyo, yung paniniwala nyo ay tama. Dapat yung inyong pinaniniwalaan ayon sa kapahayagan ng Diyos. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan sa mga taong nagsasabi na walang Diyos? Ang sabi ng Psalms 14:1, the fool says in his heart, there is no God. Kaya ano ang kanilang buhay? Sabi ng Biblia, they are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. Sa Tagalog, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran.
Kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan, wala nang matuwid, wala na ni isa. So yan po ang kalagayan ng tao na naniniwalang walang Diyos. Hindi niya alam na nagre-rebelde siya o nilalabanan niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi niya nito. Kasi meron namang Diyos eh, pero ba't ayaw niyang sundin ang Diyos? Parang isang anak na ayaw niyang kilalanin yung kanyang magulang. Itinutuwid siya ng kanyang magulang, pero itong anak na to, ayaw sumunod sa magulang. So nagre-rebelde siya. Nagmamatigas siya. Siya ang gusto niyang masunod sa kanyang buhay. Ganyan ang kalagayan ng mga tao na ang tawag sa kanila ay mayroong Diyos na kilala sa kanilang sarili. Yung Diyos na kanilang inilikha sa kanilang isipan. Ano pa po ang kalagayan ng tao na nilikha, sinasamba niya yung hindi tunay na Diyos? Ikalawa ay yung makikita natin, sila po ang tinatawag ng Biblia na fools or foolish. Ayan, dito po sa passage natin, sa verse 22 ng chapter 1, ang sabi, although they claimed to be wise, they became fools. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Now, ang hangal sa Biblia o yung mga fools, hindi po yan yung katulad nung sinasabi, nakikita natin ng mga baliw o si Raulo dito. Hindi po yan yung mga tinutukoy dito na fools or hangal. Ito po yung mga fools sa Bible, sila po yung hindi kumikilala sa Diyos. Hindi ibig sabihin wala silang karunungan dito sa mundo. Hindi ibig sabihin wala silang kaalaman at kakayahan. Hindi sila mga mananagumpay. Hindi po yun. Ang tinatawag ng Biblia na hangal sa Biblia ay yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga yung kanina, yung sa passage natin ng Psalms 14:1, the fool says in his heart. Kaya ang declaration ng Bible sa kanila, yung taong hindi naniniwala sa Diyos, sila yung hangal. Sabi ng Biblia, ang sinasabi ng hangal, wala namang Diyos. Kaya sila po yung fool. Sila yung mga tao na ayaw magpasakop sa Diyos. They rebel against God. And they are foolish. Bakit sila fool? Ang sabi ng verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Ito, pansin niyo yung later part ng verse 25. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailan pa man. Ang sinamba nila ay yung nilalang, hindi yung lumalang. Kaya tawag sa kanila ay mga fools. Pangatlo, nalarawan po ng mga kabilang sa crowd na walang tamang pagkakilala sa Diyos. Tandaan niyo po, ang crowd, hindi po yan sinasabi na wala silang Diyos. Ang totoo, sumusunod nga sa Panginoon eh. Kaya lang, hindi nga lang tama pa ang kanilang pagsunod. Kaya kailangan talagang maging tunay na tagasunod para makilala ng lubusan kung sino talaga ang sinusunod. Amen po ba? Ang crowd kasi gaya-gaya lang. Pero kailangan talagang may pasya ka na kaya ka sumunod sa Panginoon kasi kilala mo talaga siya, siya ang Panginoon. Kaya nga nung si Pedro, di ba nag-alisan ng marami mga alagad kasi sabi, parang ang Panginoon ay nagtuturo ng cannibalism. Sabi, ang sino mang kumain ng tinapay na ibibigay ko ng katawang ito, ang sino mang iminom ng aking dugo, magmamana ng buhay na walang hanggan. Eh, ang mga Hudyo po, hindi nga yan kumakain ng dugo. Di ba, namimili sila ng mga pagkain. Tapos ito ang Panginoon nagtuturo, kainin niyo ang aking katawan. Ano yan? Cannibalism yan. Anong uri ka ng guro? Bakit kami susunod sa iyo? Eh kasi hindi nila maintindihan yung spiritual na tinuturo ng Panginoon na kailangan akong mamatay para sa inyo at itong katawang ito, yun ang magdadala ng pasakit para hindi na kayo ang pahirapan. Pero pag nanalig kayo, bagamat ako'y naging tao, pero yung gagawin ko na kamatayan doon sa krus ay para sa inyo, maliligtas kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi maunawaan yun ng mga alagad na ito. Kaya sabi, John chapter 6 verse 36, maraming nag-alisan ng mga alagad kasi ayaw nila sa turo ng Panginoon. Kaya tinanong ng Panginoon si Pedro, kayo rin ba? Iiwanan nyo rin ba ako? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, kanino pa kami pupunta?
na sa iyo na ang aral at ang nasa iyo ang salita. Kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay at ang salita. Kanino pa kami pupunta? So, dahil doon sa pagsunod ni Pedro sa Panginoon, naging maliwanag sa kanila, Jesus and nothing else. Andyan po ba kayo? Dahil naging alagad sila, Jesus and nothing else. Pinipili nila ang Panginoon above everything. Talagang ang pasya nila, ikaw lang Panginoon, sapat ka na sa amin. Ganun po ang buhay ng mga tunay na mga alagad. Ano pa po, pangatlong larawan ng mga hindi lubos ang pagkakilala sa Panginoon, hindi nababago ang buhay. Meron silang unclean and defiled life. Kaya verse 24, ang sabi, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. At pag binasa niyo po yung verses 26 hanggang 30, ito yung inisa-isa yung mga maruruming pamumuhay. Sabi, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita, ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayun din, sa verse 27, gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya. Kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. E, alam natin, imagine ninyo noon pa man, kahit nung panahon pa ng Genesis, yung issue ng LGBTQIA+++++. Bakit po may plus? Kasi marami pa daw pong mga identity ng tao. Hindi lang ang gender daw ay dalawa. Marami pa pong ibang mga gender na undescribed. Kaya may plus. Na sa isipan ng tao, ito yung kalayaan niya para express niya yung kanyang damdamin. Samantalang noon pa man, nasabi ng Biblia, itong mga bagay na ito, kasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, magugulat tayo, pinaniniwalaan na ito na ito ay expression of yourself. Samantalang malinaw sa Biblia noon pa man, ang gawain ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay kasalanan. Noon pa man, kahit nung panahon ng Genesis hanggang panahon ni Apostle Paul, itong Romans ay nasulat less than 2,000 years ago. Noon, problema na ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Pero anong sabi ng Bible? Ito po ay kasalanan. Now, hindi po natin hinahatulan ang mga tao na involved dito. Dapat po nating maunawaan ng LGBTQ members ay katulad din po ito ng sakit na hindi po nila ito gusto. Na sa kanilang kalagayan, yun ang kanilang paniniwala. Kaya lang, dahil sakit ito, dapat yung mismong may katawan, dapat i-recognize niya na nandun siya sa kalagayang karamdaman ito. Kasi pag hindi niya yun inamin na ito ay karamdaman, hindi niya i-gagamutin. Pangangatawanan niya na yun. Kasi hindi naman masama eh. Pero kung naisip niya na, bakit ganito ang iniisip ko? Eh ako naman ay lalaki, bakit babae ang aking pakiramdam sa aking sarili? So dapat maisipan niya, ayon sa Biblia, na hindi yun nakalooban ng Diyos. Kasi pag naisip niya yun na hindi yun nakalooban ng Diyos, ipagpipray niya, Lord, tulungan mo ako, hindi ito ang kalooban mo, pero dinadaya ako ng aking damdamin. Ganun din ang isang babae na nag-iisip na siya ay lalaki. Maliban na maisip niya na mali ito, hindi siya hihingi ng tulong sa Diyos para mabago siya. Amen po ba? Kaya doon dapat magsimula. Pero yun po ang problema. Huwag nating i-judge, hindi natin i-gina-judge. Pero hindi rin po tayo natutuwa na magpapatuloy sila sa ganitong kalagayan kasi ikakapahamak nila ito. Sabi ng Biblia, that is against the will of God. Ang uri ng ganyang pamumuhay ay unclean, defiled sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Minsan nga po, mayroon isang kwento. Kasi talagang noon, di ba noong panahon po, ngayon medyo laganap na eh. Hindi naman nanganganak, pero dumadami. Dahil nga po, ganun eh, parang nag-glamorize na, ang dami na, hawa-hawa na. Pero noon po, alam ko, pagka nabalitaan na ikaw ay kabilang sa third sex, talagang hindi yan idinideclare sa bahay, bugbog ka talaga. O, di ba? Kasi
hindi maganda. Talagang alam noon ng mga magulang na hindi yan ang kalooban ng Diyos. Eh meron pong isang general, ang kanyang anak po nabalitaan niya. General siya. Tapos may anak siya na yung lalaki pa na iniisip niya na susunod sa yapak niya, nabalitaan niya ay member ng third sex. Kaya ang ginawa po niya, kinausap niya talaga. Sabi niya, hindi, magsusundalo ka. Eh, ang gusto ng kanyang anak ay maging modelo. Kaya laging pinipili ay bulaklak. Kumbaga sa lahat ng kanyang mga ginagawa, laging girly, bulaklak. Eh, ang tatay, dahil general, gusto niya piliin baril. Kaya hawak niya, bulaklak at baril. Sabi niya, anak, pumili ka sa dalawa. Ano gusto mo? Bulaklak o baril? Eh, pinagpipilitan niya na siya nga po ay member na ng third sex. Bulaklak! Bugbog na naman. Ano, pumili ka. Pagkatapos bugbogin, papipiliin na naman. Ano gusto mo? Bulaklak o baril? Bulaklak! Eh, sa tindi na po ng pagkakabugbog, talagang yung mukha niya, duguan na. Ano, pag hindi ka pa pumili ng tama, higit pa dito ang gagawin ko sa'yo. Ano gusto mo? Hindi lang basta baril, kundi magmi-militar ka. Ano pipiliin mo? Bulaklak o baril? Baril na po. Pero pwede po bang may isang kondisyon? Pwede po bang ang bala bulaklak? Ganon pa rin pala. Kasi hindi yun madadaan sa bugbog. Madadaan yan sa power ng Panginoon. Amen? Kasi kasalanan siya. Isang maruming buhay na kailangang isuko sa Panginoon para mabago. Hindi kailangan niya ng physical. Kailangan ng pagsusuko ng buhay. Yan ang larawan ng mga taong malayo sa kalooban ng Panginoon. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ano naman ang kalagayan? Kung tayo ang mga disciple, kung kaiba tayo sa crowd, kung ang crowd rebellious, kung ang crowd ay foolish, kung ang crowd ay merong unclean and defiled life, the question is, as disciples of the Lord, ano ang description ng ating buhay? Ano yung buhay ng mga alagad? Tatlong bagay din po. Number one, ang buhay ng mga sumusunod sa Panginoon, ng mga alagad, kung yung crowd ay rebellious, ang disciples naman, makikita natin, they are living a surrendered life to God. So yan po ang kaibahan. Kaya ito pong kalagayan natin bilang mga disciple, talagang sinusunod po natin ang Panginoon. Amen? Pero anong mga palatandaan na talagang sinusunod mo ang Panginoon sa buhay mo? Of course, dahil alam mo na ang Panginoon ay sinusunod mo sa buhay mo, He is to be obeyed. Dahil Diyos siya, uunahin mo siya sa iyong buhay. Amen po ba? Hindi na ang mundo ang buhay mo, kundi ang Panginoon na. A surrendered life should show that you love God more than the things of this world. Unang Juan chapter 2 verse 15, sabi, huwag ninyong ibigin ang mga bagay ng sanglibutan o huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay ng sanglibutan. Anong sabi? Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. So ibig sabihin, itong mga nasa crowd, iniisip din ng Panginoon pero hindi nababago ang buhay kasi ang pamumuhay at paraan ng mundo, yun ang kanilang sinusunod. Pero ang mga tunay na disciple, ang kalooban ng Diyos ang pinipili. At ang buhay ng mga binago ang buhay, tandaan niyo po, ang tunay na merong pag-surrender sa Panginoon, hindi po yan dahil umiyak ka sa Panginoon, ay tunay na pagsusukunan ng buhay. Hindi po yan nadadala-dala sa pag-iyak-iyak. Ang tunay na pagbabago o pagsusuko ng buhay sa Panginoon, yung nakikita yung tunay na repentance. Kasi ang tunay na repentance, minsan akala natin yung umiyak ka ay repentance na yun. Hindi. Ang tunay na pagsisisi po is you turn away from your old ways and you follow the Lord. Yan ang tunay na repentance. Tulad ng mga alagad, nakita nila na ang kanilang buhay noon ay hindi ayon sa Panginoon, kaya pinili nilang sumunod sa Panginoon. So, it is turning away from your wicked ways and following the Lord. Matthew chapter 3 verse 8,
ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. A surrendered life should reflect Jesus living in you through the Holy Spirit. Ang buhay na isinuko sa Diyos, ang naghahari ang Panginoon. At kung ang Panginoon ang naghahari, sino ang makikita? Tandaan nyo, nung hindi pa tayo nagsusurrender ng ating buhay, sino ang hari ng ating buhay? Tayo. Pero kapag sinurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon, siya na ang hari. At ikaw, tagasunod na. Amen po ba? So yan po ang larawan ng ating buhay. Number two, ang buhay ng mga disciples, kung yung merong maling pagkakilala, sila po ay tinatawag na foolish, ang mga disciples, mga wise o marurunong. Kaya, yun po yung kaibahan. As disciples, we know how to live wisely. Namumuhay tayo ng may karunungan sa mundong ito. So ano ba ang larawan ng merong karunungan ka sa buhay? Number one, God is first in your life. Ang tunay na marunong, pinipili mo na unahin ng Diyos sa buhay mo. Yan ang tunay na marunong. Amen po ba? Kahit na ang iba lumalayo sa Panginoon, ikaw, laging ang Panginoon ang una sa iyo. Kasi alam mo, lahat ng ginagawa mo ay makabuluhan sa Panginoon. So you choose to follow the Lord whatever the situation. Number two, wise people live with eternal perspective. Kung ikaw ay tunay na marunong, ang tingin mo sa buhay, hindi lamang sa mga bagay ng mundo. Ang tingin mo sa buhay, meron kang eternal perspective. Higit sa mga nakikita mo sa mundo ang pamumuhay mo. Ano ibig sabihin po niyan? Pagka ikaw ay merong eternal perspective, sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Ibig sabihin po, bilang isang mananampalataya, pinapahalagahan mo ang iyong buhay pananampalataya. Yan yung merong eternal perspective. Kaya yung Hebrews chapter 11, pag binasa nyo po yun, yung tinatawag na heroes of faith, yung mga itinala doon ng banal na kasulatan, sila po ay mga mananampalatayang merong eternal perspective. Bakit po? Sabi ng Hebrews 11:2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So it is by their faith and our faith sa panahon na ito. Kaya tayo kinalulugdan ng Diyos kapag tayo ay nabubuhay ng ayon sa pananampalataya. Ibig sabihin itong inyong paglilingkod na ito, kaya nyo yan ginagawa dahil naniniwala kayo na yan ang kalooban ng Diyos sa inyo, na hindi nababaliwala ang inyong ginagawa para sa Panginoon. And for that, the Lord is pleased. Nalulugod siya sa inyong pananampalataya. I believe ang iba sa inyo, mas gugustuhin kung wala kayong pananampalataya. Mas masarap magpunta sa ibang mga lugar, umaten sa ibang mga gawain. Pero dahil mas pinili ninyo na unahin ang kalooban ng Diyos, kasi alam nyo, mas mahalaga ito. Ito'y para sa aking pananampalataya. And with that, the Lord is well pleased sa inyong mga buhay. Yun po yung faith. At sabi noon, nalugod ang Diyos sa mga tao na ganun ang kanilang kalagayan. Bakit? Kasi po, pagpapakita yan ng eternal perspective. At makikita nyo din po sa Hebrews chapter 11, verses 13 hanggang 15, itong mga taong ito, itong mga nanampalatayang ito, kinamatayan nila yung kanilang pinananampalatayanan. Kumbaga yung iba, hindi nila ito naranasan physically, tinanaw lang nila. Alam nila may pangako ang Diyos, pero hindi nila nahawakan ng lubos. Pero ganun pa man, hindi sila bumitaw, hindi sila sumuko. Sabi ng 13 hanggang 15, silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos, hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit natanawin nila iyon mula sa malayo. At dahil natanaw nila, hindi sila lumayo sa Panginoon. That's eternal perspective. Pag ikaw ay mayroong eternal perspective, makikita yan sa lahat ng pagsusumakit mo sa buhay. Ang ibig sabihin yan, hindi ka magpapadala sa tisod. Na hindi mo i-justify ang panghihina mo ng iyong pananampalataya at ituturo mo ang iba dahil sa Kanya.
kaya hindi na ako magpapatuloy dahil sa kanya. Hindi. Kung may eternal perspective ka, hindi mo hahayaan na maapektuhan ang pananampalataya mo ng anumang sitwasyon o nino paman. Kasi hindi dapat hindi mo pwedeng ikatwiran yan sa Panginoon. Eh, Panginoon, dahil sa kanya. Hindi. Dapat lumakas ka kung ikaw ay nakakaranas ng pangingina. Inuusig ka dahil sa iyong pananampalataya. Kapatid mo man yan o hindi. Huwag mong i-justify ang pangihina ng iyong pananampalataya sa iba. Dahil ang pananampalataya mo ang titingnan ng Panginoon. Andyan po ba kayo? Yung pananampalataya mo, yun yung titingnan ng Panginoon. Dapat magpatuloy. Hindi idodoblihin ng Panginoon ang parusa doon sa nagtisod sa iyo. Hindi. Yung katapatan mo ang titingnan ng Panginoon. Yun yung merong mga eternal perspective. Kaya nga ang pangako ng Colossians chapter 2, verse 6 and 7, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat. Pansinin niyo verse 7. Manatili kayo sa Kanya, isalig sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo. Pansinin niyo, isalig, manatili, magpakatibay. Ibig sabihin kasi meron talagang mga circumstances na magpapahina ng ating pananampalataya. Manatili ka sa salita ng Panginoon. Bakit? Bubugbugin ang iyong pananampalataya ng kaaway para manghina ka. Isalig mo ang iyong pananampalataya sa aral ng Panginoon. Bakit? Hindi tumitigil ang kaaway. Nandyan po ba kayo? Kailangan meron kang eternal perspective. Tinitingnan mo na ang lahat ng ito may pakinabang. Hindi mababaliwala. Ang may eternal perspective, ano po ang pagkilos niya na may karunungan? You will redeem the time if you have eternal perspective. If you are living wisely. Epeso chapter 5 verse 15 and 16, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Kung ang mundong ito halos hindi na sila kumikilala sa Diyos, huwag kayong tumulad sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Lalo pa kayong magpakatatag, lalo pa kayong sumunod sa Diyos. Bakit? Sinalalapit na talaga ang pagdating ng Panginoon at dadating siya. Luke chapter 18 verse 8. Pagdating ng Panginoon, ano ang hahanapin niya? Hahanapin niya yung may mga pananampalataya sa Kanya. Yun ang hahanapin ng Panginoon. Nandyan pa ba yung faith mo? Nung sumunod ka, nung una sumunod ka sa Panginoon, nandyan pa ba yung faith na yan? Kasi yan ang titingnan ng Panginoon. At kung ikaw ay mayroong pananampalataya, sinasamantala mo ba ang panahon na lalo pang sumunod sa Panginoon, lalo na ngayon na nakikita mo na ang panahon ay talagang pasama ng pasama? So redeem the time. If you are living wisely, magkaroon ka ng eternal perspective, redeem the time, and lastly, larawan ng taong mga disciples, mga tagasunod ng Panginoon, hindi yung nilikha ang Diyos sa kanilang isip, kundi alam nila na tayo, alam nating nilikha tayo ng Diyos. Paano tayo mamuhay bilang mga nilikha ng Diyos? 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ang sabi, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Ano ibig sabihin ito? Yung mga crowd, yung hindi tama ang pagkakilala sa Diyos, they are living an unclean, defiled life. Pero yung mga disciples, sila Peter at tayo na mga sumunod sa Panginoon, ano ang inaasahan ng Panginoon? Inaasahan tayo na mamuhay ng matuwid. Hindi dahil sa kaya nating mamuhay ng matuwid, binigyan tayo ng katuwiran ng Panginoon. Dahil sa ginawa ni Kristo, yung karumihan at kasamaan natin, pinagbayaran niya na lahat yon. Tapos ginawa niya na tayong matuwid. Lahat tayo malinis na sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya makakalakad na tayo ng matuwid. Hindi po tayo nagpipray dahil tayo'y banal. Na dahil pag nagpipray tayo, nagiging banal tayo. Hindi. Binanal na tayo ng Panginoon, kaya nakakaharap na tayo sa banal na Diyos. Hindi dahil sa ating mga ginagawang spiritual disciplines, kaya tayo naging banal. Kung hindi iniligtas na tayo ng Diyos at binigyan tayo ng mga spiritual blessings, yung hindi natin pagiging matuwid, ibinigay yan sa atin ng Diyos. Tinanggal ng Panginoon yung parusa. Alam nyo, ganito ang kalagayan.
Yung righteousness na ito, sabi po kasi ng Bible, malapit na po. Kaya pa, konti na lang. Anyway, hindi naman po, hindi ko naman kayo tinututukan, ano? Ang usapan naman natin, okay lang na tumagal. Amen po ba? Konti na lang po naman. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 14, sa harapan ng Diyos, lahat ng nanalig sa Kanya, positionally. Ibig sabihin, yung katayuan natin sa harapan ng Diyos, we are forever perfect. Yan po yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag nagkasala tayo, hindi na tayo anak, tapos pag nagsisi, anak uli. Hindi po ganun ang kalagayan. Eh para ba, pag nagkasala ka, nawala ng kaligtasan mo, pag nagsisi ka, balik uli ang kaligtasan mo. Hindi po ganun. Now, tingnan po natin mabuti yan. Hebrews 10:14, because by one sacrifice, He has made perfect forever. Pansin niyo po. Imarka niyo po yan sa inyong Biblia. Because of one sacrifice, anong sacrifice yun? Mamaya alalahanin natin through the communion. Yung sacrifice ni Jesus, yung isang sakripisyo niya, lahat ng nanalig sa Kanya, ano sabi? Has been made perfect forever. We are made holy. Sino ang naggawang banal sa atin? Si Jesus. Dahil dun sa ginawa niya, dun sa krus, tayong marurumi, ang ipinambayad yung Kanyang kabanalan. Upang yung Kanyang kabanalan, yun ang tanggapin natin. Ang ibig sabihin po niyan, dahil namatay na si Kristo para sa ating kasalanan, kasama tayo yung kasalanan natin, binura na ng Panginoon. Okay, para maintindihan yung mabuti, natatandaan niyo yung nangyari kay Barabbas. Di ba? Dapat palalayain talaga si Jesus kasi wala naman siyang kasalanan. Si Pedro, si Pilato mismo, sabi niya, I can see nothing wrong sa taong ito. Wala siyang masamang ginawa. Pero tinanong niya, sino ang gusto niya palayain ko? Sabi ng mga tao, sinisigaw nila, Barabbas, Barabbas. So, naghugas ng kamay si Pilato, pagpapatunay na hindi siya responsible sa kalagayan ni Jesus. Ngayon, dahil si Pilato, alam naman niya na siya talaga ang mapapahamak, handa na siya. Kaya lang, pinalaya siya ni Pilato. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Igirinant sa kanya ang isang favor para hindi na siya maparusahan. Eh ngayon, para totally yung kanya pong, yung favor na yon ay maging totoo, hindi ho yan pwede na walang kasulatan. Kaya ibig sabihin po nun, si Pilato nilagdaan yung release ni Barabbas para if ever na makita si Barabbas ng sino mang mga pwedeng humuli sa kanya, ipapakita niya yon, may release order ako. Kaya kahit na siya ay talagang napatunayang may kasalanan, pero dahil may release order, wala na yon. Nasusundan niyo po ba? So kung si Pilato ay may karapatan para burahin ang kasalanan ng isang tao, how much more the sacrifice of Jesus on the cross, as sabi, He has made perfect forever and He has made us holy. Because of His sacrifice on the cross. Kaya ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Kristo at tayo'y nanalig na siya ay namatay para sa atin, pag humarap tayo sa Diyos, hindi tayo pwedeng questionin ng Diyos, hindi ka pwedeng pumasok, makasalanan ka. Hindi, ang nakikita sa atin ng Diyos, yung kasulatan na galing kay Jesus, sa ginawa ni Jesus dun sa cross, dahil nanalig tayo kay Kristo, yun ang nagbura ng ating kasalanan at sa harapan ng Diyos, hindi na i-consider yung karumihan at kasalanan natin na ipaparusahan ng Diyos. Hindi na. Yun ang dahilan kung bakit lahat ng nanalig may buhay na walang hanggan. Sige po, palapakan natin. Yan ang ibig sabihin ng we are made perfect forever. Na dahil sa pagsunod natin bilang disciple, hindi ka nalalayo sa iyong Panginoon na nagligtas sa iyo. Hello? Kung alam mo na ang Panginoon nag-alay ng buhay mo o ng buhay para sa iyo, lalayo ka pa ba? Hindi mo ba babaguhin ang buhay mo para sa Diyos na nagbago ng buhay mo? Hindi mo ba ibibigay ang buhay mo para ipaglingkod mo sa Diyos na nagmahal sa iyo? Kaya yung taong tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi pwedeng hindi mabago ang buhay. Yung mga alagad,
mula doon sa crowd, naging disciples sila, ibinigay nila ang kanilang buhay to the point na sila po ay yung iba sa kanila pinugutan, yung iba sa kanila hinati ng, sabi nga, pag ganito, hindi sila natakot. Bakit? Kasi para yon sa Panginoon na naligligtas ng kanilang buhay. Kung ganun mo kakilala ang iyong Diyos, hindi mo itatakwil ang Diyos sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng iyong pamumuhay, luluwalhatiin mo ang Diyos na nakilala mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Wala ka na dun sa crowd. Tagasunod ka na ng Panginoon. At ang lahat ng sumusunod sa Panginoon, nabubuhay ng merong surrendered life. Inuuna at sinusunod ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Why? Because ang totoo, God created God. God created us in His image. Wala na dito na siya ang lumikha sa kanyang Diyos, na kanyang susundin, dahil yun ang isip niya na uri ng Diyos. Bilang pagtatapos, may mga tao na paniniwala nila sa kanilang Diyos ay, kaya hindi sila natatakot eh. Ang Diyos daw ay Diyos ng pag-ibig. Tama po ba? Totoo naman yun. At hindi kalooban ng Diyos na ang isang makasalanan ay mamatay doon sa impyerno. Yun ang kanilang paniniwala. Totoo naman po yun. Kita natin na ang Diyos ay mahal niya ang makasalanan. Tama po. God hates sin. Totoo din naman po yun. Pero tandaan nyo, yes, God hates sin. Pero hindi yung sin ang ipapadala niya sa impyerno. It's the sinner na hindi nagbago, na hindi sumunod sa Diyos na lumikha sa kanya. Hindi yung sin ang ipapadala ng Diyos sa impyerno. Kasi yung sin, pinagbayaran na yan ng Panginoon. Pero yung sinner na tinubos ng Panginoon, na hindi sumunod sa kanya, nakalulungkot. Yung sinner na hindi sumusunod sa Panginoon, ang kanilang kalagayan ay patungo doon sa impyerno o buhay na walang hanggan din pero sa dagat-dagatang apoy at asupre. Bakit? Kasi hindi nila sinamba yung Diyos na dapat sambahin. Gumawa sila ng Diyos na mabait, Diyos ng Diyos na pag-ibig na hindi nagpaparusa. Kaya ano ang kanilang buhay? Hindi nagbabago ang buhay kasi mabait naman ang Diyos. Pero ang may tunay na pagkakilala sa Panginoon, alam natin, matuwid ang Diyos. At hindi tayo pwedeng mamuhay ng makasalanan and at the same time, namumuhay na akala natin papunta tayo ng langit. Bilang anak ng Diyos, kung sumusunod ka sa Panginoon, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen po ba? Hindi ka mananatili doon sa karumihan at kasamaan. Kasi alam mo, nilikha ka ng Diyos para ang kanyang kaluwalhatian ay mahayag sa pamamagitan ng buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa oras na ito, bagamat medyo humaba tayo, pero I'm excited para po ipahayag ang salita na ito ng Panginoon because I believe this is what God wants this church, bawat isa sa atin, na marinig para patuloy tayong maghayag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? And we can afford na medyo maliit ng konti para sa ating Panginoon dahil sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sige po, masigabong palakpak muli sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Purihin ang Panginoon. We will go para po sa ating communion.